time kong umiyak. First time kong umiyak. Sabi nila, magluto ka lang. Luto ka lang, magluto ka lang. Baka babalik yan. Doon ko na-figure out na burnout pala ako. Na-burnout ako sa... Kasi sabi ko, gusto kong pulutin ulit yung sarili ko sa isa. Kasi parang nabasag eh. Your boy. Ito na another episode ng ating podcast and ayun ulit kasama ko ulit si Jello, si Jello Mar Blancha. And ngayon siguro pag-usapan natin yung ano. Sa episode na to pag-usapan natin yung struggle kasi marami sa atin dito nagsistruggle lalo na ngayon pandemic. There are different types of ano struggle, struggle sa school, struggle sa pagluluto, sa passion mo sa pagluluto, struggle sa financially, sa family, marami, no? So, pag-usapan lang namin kung ano yung mga struggle namin. Actually, alam naman namin sa isa't isa, pero parang babalikan namin, so parang pag-usapan lang ulit namin kung ano yung lesson doon and ano yung mga natutunan namin throughout that struggle na pinagdaanan namin. So, yun, don't forget to subscribe and ring that bell kung gusto niyo pa. And kung meron kayong mga suggestions, violent reactions, kung mamumulis kayo, eto kami. We are open. Pulisin nyo kami. Taas kamay, walang armas. Pero yun, let's start. So this episode is about struggle. Let's go. So siguro, paano ba? Ano, ikaw ulit una. Kung ano struggle. Siguro, umpisa natin sa struggle. Struggle mo. Nag-aaral pa. Face-to-face. Alam mo, struggle mo. So, yung mga struggle ko nung simula nung yun na, pumasok ako sa org. Diba? Diyan yung nagsimula eh. Kasi akala ko, I have this image sa utak ko na being a chef or being a culinary student is easy. Diba? I have this image in my head na fancy ang pagiging chef, fancy the TV, yung... The TV side. Na ganito, magluluto ka lang. You show the people how to, ganyan. Diba? Madali lang, bato-bato ka lang. Diba? TV side, no? Hindi pala ganun. Hindi ganun. So, nung pumasok ako sa org, which is Lejeunes, diba? Doon ko siya nakita and para akong na-shock somehow. Diba? Sa... nakikita ko sa ano nangyayari sa paligid ko. Kasi unang-una, wala naman akong alam. Wala akong family member na nagkakwento sa akin na ganito yung nangyayari sa paligid. Yung real industry. So parang ano siya, more on culture shock. Parang ganon. Oo. Okay. Ang merong idea lang sa akin is yung nakikita ko sa TV, sa magazines, newspaper, di ba? Siyempre, hindi naman nila kikipakita kung gano'n ka dumit, gano'n ka subukan yung trabaho. Ayun. Nakita ko kung gaano siya nakakapagod. Unang-unang kung gaano siya nakakapagod. Magluluto ka ng ilang oras. Ilang oras na nakakalimutan mong kumain. Wala, hindi ka nga makakain sa oras eh. Kahit inom na nga ng tubig guys, hindi nyo magawa. Makakalimutan nyo. Lalo na pag rush. Makakalimutan nyo na, alam mo yun, hindi mo nga randaman yung pagod eh. Lalo na pagtuloy-tuloy yung trabaho. Lalo na maramihan kasi. Tapos isa pa yung since bago nga ako, I mean, syempre, wala akong alam. Given yun. Nag-start ako as bobo. Diba? Sabaw, I mean, no? wala talagang alam sa kusina. Sabaw, walang alam. Totally wala. From scratch. So, alam mo, ano? So, natuto ako ngayon, nakapasok na ako sa org. Tapos, first function ko, function na mag-help ka, magluluto. So guys, yung function, actually, pa-explain natin yung function. So function kasi, parang yun yung kayo yung magluluto sa event. So technically, tinatawag siyang function. Kasi magluluto, kayo yung magluluto sa event na yan. So yun, first function mo or event na pinaglutuan mo is?
Hindi ko na siya maalala, pero ang alam ko na sa 100 packs siya. 100 packs and agad? Puro sing. Oo, 100 packs. Tapos, ang puro kasama ko, puro mga senior, mga graduating. And ito ako, senior high. Walang alam. Diba? Walang alam, walang side towel. Walang kitchen shoes. Diba? Ano so, gamit mo nun? Ano gamit mo sa patos nun? Yung world balance. Alam mo yung world balance? World balance sa black? Oo, yung ang tawag doon, easy soft. Ah, okay, easy soft. Oh, easy soft. Kasi sabi nila, it should be rubber. Then, para dapat, pag nahulugan mo doon ng nef sa... Dapat hindi mo babasa yung medyas mo. Oo. Pero di ba, dinas ng easy soft sobra, di ba? Oo. Di ko naman kasi alam na yung specialty ng mga kitchen shoes is hindi madulas. Oh, akala ko lang, okay na yung matakpan lang yung paa mo. So, I decided na easy soft. Sobrang ingat na ingat ako nung siyempre, tayo sa andulas. Ang hirap ang wala, no? Hindi ka makapag-fully galaw. Oo. Hindi mo mabilisan yung lakad mo, yung mamadali ka. So, first pang show 100 packs, sobrang takot ko na puro senior yung mga asama ko. Nag-stay ako sa lababo. Sabi ko, maghuhugas lang ako ng mga ginagamit ng mga senior. Ayaw kong gumalaw, ayaw kong makipag-usap. Kasi takot nga ako, takot ako magkamali, baka may magawa akong mali. Or baka utusan nila ako, hindi ko alam kung ano yung mga terms. May pakuha sa akin, hindi ko alam yung pinapakuha. So ito na lang ako, kung saan yung alam ko, hugas. Hugas talaga. Sabi ko, tambak sila ng tambak, ang dami. Hugas lang ako. Hanggang sa may kumausap sa akin, na isang senior, na halika dito, tuturuan kita. Shoutout sa iyo, Kuya Happy. Let's go! Si Kuya Happy. Kuya Happy. Shoutout sa iyo, Hops. Si Kuya Happy, siya yung unang nagturo sa akin paano maghiwa. Actually, wala pa akong idea nun sa mga kind of cuts, pero sabi niya, ito gawin mo. Basic pa lang to. Yan. So, yan. Natuto ako na, alam mo yun, natuto akong makibagay sa mga kasama ko sa kusina. Kasi, yun yung importante para marunong akong makisama. Adapt. Di sila mag-a-adjust sa'yo, ikaw mag-a-adjust. Diba? Kahit anong industry, kahit example sa restaurant na bago, hindi sila mag-a-adjust pa sa'yo. Ikaw mag-a-adjust talaga para ma-adapt mo yung culture. Ano ka special? Ikaw mag-a-adjust. So, malaking step yun para sa akin kasi nasanay naman ako as home cook na ako lang. Diba? No rules. No rules. No. Kung anong gusto mong gawin, kung paano mo gusto gawin, doon mo makakita ka ng marami nakatingin sa'yo. Oo nga. Nakatakot magkamali. Diba? Ingat ka talaga. Since wala kang alam. Yun. So, na-overcome ko naman yun. Yung ganong struggle ko na naiya pa ako nung simula. Siyempre, given. New member. Oh. Diba? And then, pangalawa ko, yung na-encounter ko yung na pagalitan ako ng isang senior sa ginawa ko na kasi ang menu nun is burger. Okay. Talagang hindi ko ito makakalimutan. Kasi, first time kong umiyak. Talaga, kasi iyak. Ano ba, paano iyak? Hagulgol o tulo luha lang? Tulo ng luha kasi nilalabanan mo. Ah, okay. Nilalabanan mo pa yung luha. Kasi siyempre nakakaya. Hindi mo naman alala yung mga tao. Diba? Kasi ang pinapagawa sa akin noon, mag-cut ng thin slices ng tomatoes for burger. Ah, okay. Hindi siya pwede malaki kasi mag-consume siya ng space tapos dudulas yung burger. Yung kung ano man nilalagay. So, kailangan manipis. Kailangan manipis. And wala akong gamit nun. Wala akong kutsilyo. Hindi ko naman ginagawa sa bahay yun kasi I'm just a home cook, di ba? Wala pa mandolin nun. Wala pa. Tsaka, kutsilyo na talaga binigay sa akin. Yung mapurol na kutsilyo na galing sa mga school. Amatik. Shoutout sa diba? Mga mapurol na kutsilyo na school. Yung tipong kahit anong padulas mo sa kutsilyo sa kamatis, nadudurok na yung kamatis, hindi pa rin naiiwan. Mas matalas pa yung bibig ng chef mo, eh, no? So, ayun, tinatry ko siya. Tapos, hindi siya nag-work. Tapos, sabi ni Kuya Happy. Kasi, since nung nagpa-function ako, laging nandiyan sa tabi ko si Kuya Happy. Kaya parang big part din ng journey ko si Kuya Happy. Big influence talaga si Hops, no? Si Kuya Hops. Shoutout sa'yo, Happy. Tapos yun, pinahiram niya pa ako ng knife niya. Pinahiram niya pa ako ng knife na, which is
Oo, oh, kasi, which is, eh, diba, pag pinahiram ka ng knife, kasi parang personal thing yun. So, parang, oh, personal yun. Diba, parang sabi ko, wow, pinahiram mo saan yung knife niya. Nagustuhan ko yung knife niya, sa sobrang gusto ko, naganap ako ng katulad dun sa kanya. Ano ba knife niya? Magaan, mabigat, ano? Magaan na sobrang nipis. Ah, okay. Para siyang, feeling ko pag ginagamit ko siya, extended siya ng hand ko, extension siya ng hand ko, na kung anong motion yung gusto ko, oh, susunod ko siya. Oh, so, nagawa ko naman siya, yung manipis na cut ng tomato, kasi sobrang talim kasi talaga eh. Pero, saka maalaga naman kasi gusto, talaga sa gamit yung si Hops eh. Oo. Oh, pero yung gusto ng isang senior, mas manipis pa. Dinatry ko siya, pero na kalahati lang yung nagagawa ko. Kasi tumatabing eh. Tapos, yun din yung sinabi sa akin na kung hindi mo kayang gawin yan, yan pa lang na pinapagawa namin sa'yo, umalis ka na dito. Hindi ka namin kailangan, hindi namin kailangan ng katulad mo na grabe, walang no? Alam. As, for, as a senior talaga, high, no? As a senior high, marinig mo yung ganyan. Alam yung, ang akala ko yung panluluto, ganito, ganyan. Tapos, eto ka, sinisira yung pangarap ko. Di ba? Sabi ko, yeah, tahimik lang ako. Sabi niya, umalis ka na dyan. Ang bagal mo. Tumabi ako. Labas ako. Ganyan ako. Yeah, ako. Shit. Ano ginawa ako? Tapos, sumunod yung senior na yun. So, sa ala ko, sabi niya, magsusorry siya sa akin. Pero, sumunod pala siya para palalain pa yung nararamdaman ko. Na, sabi niya, ano, iyak ka? Ganyan ka, pag napagsabihan sa loob ng kusina, iiyak ka. Sabi ko, hindi ko naman po kasi alam ginagawa ko eh. Ayun lang eh, hindi mo alam. E di magpaturo ka. Doon nag-start na, okay, ganito pala ang mga tao sa kusina. Hindi ko naman siya nilalahat, pero sabi niya kasi, parang culture siya, isa siya sa mga culture, no, diba? Nakakwentuhan ko siya na natuto siya that way din. Ah, okay, pukpukan so, talaga. Oo, so sabi niya sa akin, gusto niya na mabuild sa akin yung personality ko na hindi malambot sa loob ng kusina. Especially, lalo na pag trabaho daw sa ibang bansa. Hindi mo alam, lalo na pag hindi mo alam yung language, hindi mo alam, minumura ka na. Mas okay naman talaga yun. Mas okay na prepared ka kaysa pumunta ka na soft plan. Oo. Sabi ko, okay. Thank you kasi kahit pangit yung approach mo, at least I pick up something, di ba? I pick up something na matututunan ko na may employ ko. Parang ano siya, discourage to ano, encourage, parang gano'n. Mm-hmm. Tapos, that day, sabi ko sa sarili ko, balang araw, itong taong to, sinabihan ako na walang alam, balang araw, magiging ka-level ko siya, magiging kaibigan ko siya. Sabi ko sa sarili ko, ginawa akong fuel yung pang-down niya sa akin. Ginawa ko siyang fuel. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat hindi kita nagiging ka-level. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na-achieve yung kung ano man yung mga na-achieve mo ngayon. Oh. Sabi ko, tatandaan ko tong araw na to. Solid. Which comes, alam mo yun, talagang effective siya gawing fuel sa, lalo na, nahihirapan ka na pag napapagod ka na. Isipin mo lang yung tao, yung, isipin mo lang yung nangyari. Ano ba yung, ano ba yung sinabi ko noon? Panindigan ko. Ganun nga yung sinasabi ko sa sarili ko pag I'm about to give up. Tatanungin ko sa sarili ko, bakit ka ba nagsimula? Saan ka ba nang galing? Ano ba yung unang rason mo? Bakit mo sinimulan to? Balik ka dun from the start. Diba? Baka sakaling mamotivate ka ulit magluto. Isa pang discouragement galing sa mama ko. No, parents. Diba? So, family na family. Parents. Family. Father ko, ayaw niya na nagkukulinary ako. Siya kasi doktor. Mama ko, okay na naman siya sa akin, culinary. Pero nung pumasa ako sa org, na time-consuming, di ba? Alam mo yan, kasi madaling araw, di kaya ating gabi na nagagawa ng mga training, function, pagod. All time, 5 a.m., 4:30, alis na. Ilan ko, Manila ka, paano mga ano pa, di ba? Sabi ko kasi, ayoko siyang itigil kasi may natututunan ako eh. May natututunan ako eh. Hindi siya sayang eh for me, di ba, kahit pagod. Sabi ko,
inignore ko yung discouragement sa akin ng mother ko. Sabi ko, hindi, dito ako masaya. Di ba, bakit ko siya ititigil? Ito nagpapasaya sa akin. Di ba? Ito yung, kumbaga naging dagdag siya sa mga dahilan ko bakit gusto ko magtagal sa mundo. Oo, may reason, diba? Ka, may reason ka. Pa. May reason ka eh. Kasi gusto mo patunayan sa mga tao na mali sila, na mga iniisip sa'yo. Gusto mo, you have to prove them wrong. Prove them wrong, pare. Prove them wrong na lahat ng mga sinasabi nila, kakainin nila. Daan mo yan. Mga ganon. Pero ano, ang daming may struggle lang ganyan, pre. Lalo na, syempre, parents mo pa yung parang. Mm. Minsan kasi, parang ano din, huwag natin silang sabihan na parang they don't support. Parang ayaw ka lang nila mapahamak. Parang ganon. Mm. Ayaw lang nila na mapasama ka or something. Parang concern lang sila. Hindi naman porket sinasabi na parang ayaw nila yung ginagawa mo, dinidiscourage ka nila. Hindi naman ibig sabihin na parang di ka nila mahal or something. They just want the best for you. Parang ganon. Parang ganon. Naigits ko siya dun sa side na yun. Which is delikado nga naman umuwi ng gabi. Oo, oh, diba? Parang mga ganon, diba? Sabi mo Maynila, diba? Saka estudyante ka nun eh, diba? So, estudyante. Ay, parang kasi hindi pa nila masyado, parang as a new... Hindi pa nagsisick in sa kanila. Hindi pa nila nakikita kung ano talaga yung ginagawa mo. Kasi parang pwede mo, marami kasi nagdadahilan na school project daw, pero nag-iinom, diba? Mga ganon bagay. Mga tumatakas, parang ganon. So, parang, siguro inisip nila ganon. Pero sino ba namang tatakas ng alas 5 ng madaling araw, di ba? Oo. Parang di ba wala namang ganun. Sino tatakas ng alas 4 ng madaling araw para pumasok sa school? Ano yung start ng chill nyo? Madaling araw, di ba? Parang ganun. Pero yun, at least, di ba, may yung mga mahirap na struggle, which is, tinan mo naman ngayon, di ba, parang pag binalikan natin, ang sarap sa feeling na, sarap sa feeling. Shocks na nagpasan ko yung ganito. Dati, hirap na hirap ako. Si mama, si papa, ganyan. Hindi nakikita. Pero actually, ang dami ko rin nakausap na nanay na parang pag ginagabi na yung anak nila, parang, lo po tita, good evening. Iba yung kaba. Good evening po. Ano po, mag-training po kasi kami ganyan. Pag may ganun naman na, pag nakikita na nila, sobrang supportive na nila, di ba? Ikaw, di ba? Parang naranasan mo kasi sa akin naman, parang from the start kasi alam na ni mami na ganun. Tapos po parang, naging supportive lang lalo nung ayun nga nalaman na parang nagko-compete na, may nagbubunga na talaga yung pag-ano mo, nagbubunga na yung pagpasok mo ng maaga, pag-uwi mo ng late, para nakikita na nila yung ano, bunga sa, na gusto mo gawin yung mga ganun. Tapos, ano pa lang pinakamalalang struggle mo? Yung tipong suko na talaga, ayoko na magkusina. May ganun ka na bang moment? Ayoko na. May ganun akong moment nitong pandemic. Oh, pandemic. Kasi natigil ako sa daily routine ko na nagluluto araw-araw. Oh, binrake mo, yung binrake, yung kumbaga tayo. Alam may yun, function tayo every week. Tapos parang bibreak ka, wala kang gagawin. Oo. Nakakala mo lang na 1 week na walang pasok lang. Oo. Na naging 2 weeks, naging 1 month, naging 1 year. Nakabaliw talaga. Sabi ko, anong gagawin ko? I mean, anything naman, di ba? Anything naman na sanay gagawin tapos biglang mawawal. Oh. Kahit tao man yan or ginagawa. Oh, kinasanayan mo eh. Kinasanayan. Nawala. So, nung nawala sa, nakulong ako sa bahay ng ilang buwan, pinipilit ko pang magluto eh. Nagluluto ako ng, I tried selling pork barbecue. Oh. Diba? Nag-pork barbecue ako. Kung ano nung ginagawa ko, ano nakikita ko dito, marami kami sili. Gawa ko chili oil. Chicken oil. Diba? Money na yung nabibili sa ano. Sa pinrito. Oo. Pinrito. Diba? Gawa ko ng gawa. Gawa ko ng gawa kung paano ko ma-improve yung chicken ko. Since yun yung comfort food ng family ko. Tapos post sa ano, no? Post sa What's Your Ulam. Oh, yeah! Now, post What's Your Ulam. 1K. 1K, yeah. Breading reveal daw. Pero, dahil ko rin, ang daming manok din ang sinubo ko nun bago ko nakuha yung ganung gusto mong texture ng Jollibee. Manok, harina, itlog, mantika, gas, di ba? So, ayun, nagka-pandemic nga. Tapos, parang
Nakukulong ako. Parang hindi ko nalalabas yung mga nasa utak ko. Na gusto kong gawin to, gusto kong gawin yan, gusto kong i-try to sa school, gusto kong... Nawala lahat eh. Nawala. Parang nabura yung pangarap ko, feeling ko. Parang ganun yung dating sa'yo, you know? Oo. Malaking impact siya. So, yun na. Nilalabanan ko pa siya at first na hindi pwedeng mamatay sa akin yung apoy. Kasi maraming bilib sa akin, sabi ko. Hindi ako pwedeng mapagod, sabi ko. Kasi alam ko, gusto ko yung ginagawa ko, yung mahal ko yung ginagawa ko. Saka may mga taong nakatingin, bakit? No? Parang gano'n. Oo, may mga taong nakatingin, naka-look up. Sabi, na kilala ako na lagi nagluluto. Oo, kilala akong mahal naman yung pagluluto, di ba? Hindi ako pwedeng mapagod. Tatanong ako, gabi-gabi, madaling araw, tatanong sa ako, bakit kaya ako, bakit ko ito nararamdaman? Bakit parang feeling ko nawawala yung gigil ko? From senior high hanggang nag-college ako, naramdaman ko yung gigil eh. Hindi siya nawawala eh. Tapos ngayon, biglang nawala. Sabi ko, bakit din? Something wrong, sabi ko. Diba? Something wrong. Tapos, nag-vent out ako sa'yo, sa ibang chef. Sabi ko, nararamdaman ko kung namamatay yung apoy sa loob ko. Na, bakit po kaya ganito? Sabi nila, magluto ka lang. Luto ka lang, magluto ka lang. Baka babalik yan. Hindi ganun kadali. Hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadali. Parang sinabi, parang ano eh, parang, hindi, lilipas din yan, parang ganyan. Oo. May pero, point, may point, yung, pero kasi minsan hindi ganun kadali, hindi siya ganun kadaling gawin. Sinubok ko siya ulit. Sinubok kong magluto. Sinubok ko ng sinubok, pero wala talaga eh. Hanggang sa dumating sa mga point na sumasablay na yung mga luto ko, yung mga alam kong gawin, sumasablay. Hindi ko siya alam bakit sumasablay. Para ano na din, parang Murphy's Law. Yung Murphy's Law, si parang hindi mo ina-expect na sasablay. Pero sasablay. Mm-mm. Parang ganun. Sabay-sabay na. So, simula nung nagkasablay-sablay na yung mga niluto ko, dumagdag na yung doubt ko sa sarili ko. Na nagdududa na ako na baka hindi nga talaga sa akin yung, para sa akin yung pagluluto. Diba? Baka na-overwhelm lang ako sa na-experience ko. Baka tama nga sila. Kasi may mga tao na nag-i-start na nagsasabi sa akin na yung luto mo hindi masarap. Hindi siya okay. Pangit siya. Diba? Doon na ako nagkaka-doubt sa sarili ko. Though may mga tao pa rin na naniniwala, pero may mga tao, alam mo yun, yung nagsasabi na kami ng totoo eh. Diba? Sabi ko, nagbalak pa ako magbenta ng manok nun eh. Oo. Oh. Pero sobrang takot ko nga sa sarili ko na alam mo yun na naging palpak na ako magluto. Nawalan na ako ng gana. Na kahit for my family, magluto ako, wala na akong energy. Which is, yun naman yung dahilan talaga bakit ako nagluto the first place, eh, di ba? Kaya nga sabi ko sa episode 1, di ba, na nag-start ako magluto para sa family ko kasi nakikita ko yung reaction nila. Binalikan ko siya. Sabi ko, bakit hindi ako nagigigil? Bakit wala? Sabi nila, babalik ka lang daw sa una. Doon ko na figure out na burnout pala ako. Na burnout ako sa mga nabigay ko nung okay pa yung lahat. Grabe yung halos lahat ng oras ko napupunta sa luto. Papasok. Hindi ako, never ako pumasok ng school na walang chef jacket sa bag. Kasi gusto mo kasi talaga eh, no? Parang mabang na lang eh, no? Hindi, mamaya baka si May, ano yung gagawin? Tsaka, yun nga, tumaba ako nun kasi naiwan ko yung gym. Tinigil ko yung gym kasi sa sobrang in love ako sa pagluluto. Tapos bigla mawawala, no? Matitigil bigla, no? Ang dami mong sinacrifice. Nawawala na ako ng time sa girlfriend ko that time. Diba? Nawala na ako ng time kasi talagang gusto kong ginagawa ko and pinapaintindi ko siya sa kanya eh, na isa pa yun sa struggle ko na pag hindi kayo nag-communicate ng partner mo well, hindi niya naiintindihan yung ginagawa mo. Bakit mo ginagawa yun? Struggle din. Tsaka ano ang dating sa'yo pag nagagawa mo yung bagay na yun? Hindi niya maintindihan.
hindi kayo magkakaintindihan. Same naman eh. Same naman din sa family, sa friends, no? Parang ganun. Pero paano mo na, paano mo na overcome yung burnout? Parang, pinalitan mo ba yung routine mo? Pinaray mo magluto ulit? Paano? Unang beses, tinanggap ko muna sa sarili ko na tao lang ako. I'm just a human, di ba? Na napapagod. Kasi feeling ko, kasi ang lakas-lakas ko dati. Alam mo yun? Feeling ko, hindi ako napapagod. Oo, feeling ko, kaya ko lahat. Feeling ko, walang hindi ko kayang gawin. And then, na-realize ko siya na tao lang pala ako. Napapagod, nababurnout, kailangan ko rin magpahinga. Kailangan kong intindihin yung sarili ko. Sabi ko parang kailangan ko, talaga. Hindi lang, kailangan ko have time with myself. Tsaka hindi lang in terms of rest, hindi lang rest in terms of pahinga na literal. Parang magpahinga din sa utak, magpahinga din yung emotions mo, yung mental health mo, yung pahinga mo. Mga ganun, hindi siya ganun kaano eh. Minsan kasi, pag burnout ka, kahit matulog ka ng 12 oras buong araw, pagkagising mo, feeling mo, pagod ka pa rin. Oo, yun. Diba? Ganun yung, feeling. Naranda ko yun. Ganun yung feeling. Bro, gigising ako, inom lang ako ng tubig, tapos matutulog ulit. Diba? Galing ako sa 12 hour sleep nun. Diba? Eh dati, kaya naman. 3 oras sa tulog, ko, kaya mo magluto. Oo, diba? Mga ganun. Diba? Kasi na burnout ka, yun yung mga minsan hindi magets ng lahat eh. No? Hindi, tulog mo lang. Kasi, hindi nila nagigets kasi hindi naman nila naranasan pa. Sa bagay. Oh. Diba? Tama. At least, diba? At least yung mga struggle mo na yun. Yung mga worst and first struggle mo. Eh, parang yun talaga yung fuel, di ba? Oo. Alit saka ang laking tulong ng pahinga. Oo, pahinga talaga. Pahinga na. Siguro yun sa point na yun, pang ilang ko ba, pang apat or pang atlo. Pero kasi kailangan mo yun. Kasi parang, napahinga ko kay Ninong Raito na parang, ang sabi niya, face na daw talaga ng buhay yung burnout. Lalo na pag gusto mo yung ginagawa mo. May parang may expiration date siya eh. Parang, mababurnout ka. Pero ang thing is, how do you cope up with it? Paano mo siya lalabanan? Parang yun yung sinasabi ko nga nung una na parang, yun yung tunay na grind kasi nalabanan mo na yung face na. Na yung una, kasi minsan may ano pa yan eh, may butterflies and flowers pa yung una eh, di ba? Parang, kaya ko yan, di ako mababurnout dito. Pero pag nandun ka na, tapos, tinry mong labanan, ang hirap labanan, di ba? So, pag nalabanan mo na, tapos nalagpasan mo, yun na yung start ng tunay na grind. Parang ganun. Totoo yun kasi, nung una, andun pa ako sa denial stage eh. In denial. Imposible ako mag-burnout. May denial stage ako na imposible ako mag-burnout. Tapos, napunta sa acceptance stage. Na maybe I'm just a human. Diba? Napapagod. Diba? Kailangan ko rin ng pahinga. Tapos, ngayon, winoworkout ko ulit siya ngayon. Kasi, I'm starting to beat up myself again. Diba? So, fresh pa pala yung pagbangon stage fresh pa, mo. Fresh pa. I'm still on the healing process pa sa mga nangyari sa akin this past few months. Sobrang dami nangyari. Isa na doon yung pagka-burnout ko sa pagluluto. Ngayon, nagpo-focus pa lang ako sa sarili ko. Kasi sabi ko, gusto kong pulutin ulit yung sarili ko, isa-isa. Kasi para akong nabasag eh. So, gusto ko siyang pulutin isa-isa. Magsimula pa isa-isa. One step at a time. One step at a time. Diba? Sa sarili muna. So, nung mga time na yun, puno ako ng negative thoughts, sabi ko, why not? I start reading self-improvement books, di ba? Parang everything follows na lang din eh. Parang start with yourself, paano mo i-grind kapag di ayos yung sarili mo, di ba? Parang oo. So, when I read the self-improvement books, doon ko siya mas lalong naiintindihan kung ano nangyari sa akin. Okay. Diba? Self-check, no? Kasi, self-check. Oo, self-check. Kasi hindi mo, sa totoo lang, hindi mo alam kung paano susolusyonan yung bagay pag hindi mo alam kung ano yung pinagmulan, pag hindi mo naiintindihan. Di ba? Hindi mo mahanap yung solution eh, pag hindi mo siya naiintindihan eh.
'di ba? So pumunta ako doon sa kung paano ko siya maintindihan, 'di ba? Kung paano ko maintindihan yung sarili ko, paano ko ba siya matutulungan, 'di ba? So 'yun. Minahal ko ulit yung sarili ko para mabalik ko yung pagmamahal ko naman sa pagluluto na nabibigay ko. Diba? Take it. Diba? I'm in the process now. Diba? I mean, compare sa nag-bookmok ako, diba? I mean, may progress akong nagagawa sa sarili ko. Yun nga. Para kasi every step ng progress mo, hindi siya winning lagi eh. There are matatalo ka, may mga struggle kang pagdadaanan. Kasi, yun nga, diba? Paano mo matitikman ang sarap ng buhay kung di mo matitikman ang pait, diba? Parang, pait. Di mo malalasan. Kung palaging tapis na lang. Oo, diba? Tsaka, sabi ko nga sa mga tinuturuan ko na junior ko, since pa-senior na, sabi ko, for me, there's no such thing na losing. For me, ha? Kasi, it's either you win or you learn a lesson. Yung approach mo. You learn a lesson. Yun yung approach kasi mo, no? Kung hindi mo man nakuha yung gusto mo sa mundong to, I mean, kung hindi mo man nakuha yung gusto mong kunin, at least you learn a lesson, di ba? Hindi ka pa rin talo. You cannot consider yourself as a loser, di ba? Kasi loser, wala ka pa nakuha eh. Di ba? Eh, may nakuha ka eh, di ba? May natutunan ka. Tsaka hindi nabibili yun ng pera, di ba? Oo, hindi nabibili ng pera yan. Sabi ko, sa good experience, di ba? Yung sabi ko, ngayon, yung natutunan mo na yun, gagoy, ipapatong mo siya ulit ngayon para mag-try ulit para ma-avoid na yung mga first mistakes mo. Di ba? I mean, di ba? Good thing siya, di ba? Kahit hindi man sumang-ayon sa mga plano mo, di ba? At least, may natutunan ka. Hindi siya, yun nga, yung progress mo, hindi lang lang. Hindi siya bad thing. Hindi siya bad thing na matalo, mag-fail sa buhay. You have to look on the bright side talaga kapag yung struggle mo. Kasi even once na hindi mo siya, tawag doon, hindi mo siya inaccept na you are struggling, you are losing, hindi mo talaga matatanggap sa sarili mo na hindi ka natuto. Parang ganun. Parang ganun yung concept niya. So solid 30 minutes, boy. Siguro yung sa akin naman, I'll do it episode second episode nitong to. Parang part 2 ko gagawin. Part 2. So yan. Abangan niyo sa akin tapos yung kay Jello. Sa akin naman, next part 2 ng episode na to. Let's go. Part 2 na episode 2. Let's go.